Morning, mga ka-harp. Alas 5:30 ngayon. Pero madilim. Tiyunti nang dumidilim. Kada araw nadadagdag na ng 1 minute. Uulan ngayon, kaya medyo madilim. 16 degrees. 2 years ago, I have only $74 in my bank account. But today, I have $25. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke motherfucker. Oo, maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng ating vlogs. Hangin ngayon, lamig. Dilim na ang kapaligiran. Walang ilaw yung ating camera. Kaya pasensya na po ako, medyo madilim. So meron po tayong tanong at comment si kay Sir Armando Pablo about po sa kung may age limit daw ba yung mga truck driver dito sa Canada. Sagutin po natin yan. Ang sabi ko nga kay sir, sa Pilipinas o pag nasa labas ka ng Canada, ang agency nagsiset ng age limit yan. Kasi ang purpose nun ay para nga naman yung employer at least maging interesado sa inyo, kasi kung medyo 60 plus na kayo, di ba, parang pa-retire na kayo. So medyo alanganin po kung tatanggapin pa kayo ng employer. Yun po yung reason nun. Pero dito po sa Canada, wala pong age limit. Kahit mga 60 plus na nagda-drive pa rin sila. Kasi kalimitan po ng mga experienced driver mga edad na. Bibihira na lang din po kasi yung mga nagda-drive ng heavy equipment tsaka truck. Kasi iba yung nagugustuhan ng mga kabataan ngayon na trabaho. Kaya at saka pag physically fit ka pa, okay ka pa mag-work. Gaya nga nung kasama ako sa work dun sa Montreal, 70 plus na siya, nagwo-work pa rin siya. Tsaka in 5 years time, maraming magre-retire sa workplace namin. Tinatanong ko na sila kung gusto ba, kung magre-retire na ba sila. At ang sagot sa akin, hanggat malakas pa sila, hindi magwo-work pa rin daw sila. At di magre-retire. Kasi ano nga naman daw gagawin nila sa bahay. Eh nasanay na sila na araw-araw 8 hours nagwo-work. So nga naman, kung wala ka nga namang gagawin sa retirement mo, bakit di ka na lang magtrabaho? At least gumagana yung utak mo. Nahabol na naman ni Toby yung rabbit. Yung rabbit. Takbo-takbo. Parang bang kinukulit siya. Nahinto tapos magpapahabol, tatakbo. Ayun, ang dilim pa rin. Alas 5. Kung susunod na vlog natin yan, madilim na. Dati yata may ilaw. May ilaw na yung camera. At meron pong mga real life story. Gaya nung nasa Singapore ako, nag-retire po siya sa trabaho. Kasi time niya nang mag-retire. 65. After 6 months po, namatay. Gawa ng wala pong ginagawa . Wala siyang, hindi niya pinlano yung retirement niya. Kaya po, naging stagnant siya, walang ginagawa. So, namatay po after 6 months. Kaya nga ang tatay ko po yun, busy siya ngayon, kaya that's good sa kanya. At least, hindi siya manghihina kasi kilos siya ng kilos.
busy siya sa ano niya, sa buhay niya. Nagtatanim siya sa taas, tapos nakikipag-socialize pa rin siya. May activity siya sa na araw-araw niya ginagawa, which is good po sa mga retirees. Kaya wag po kayong magtataka kung dito, pag nandito na kayo sa Canada, eh matutanda na, nagtatrabaho pa rin. Nung una ganun din yung ano ko. Sa ko sobrang tanda na nila, sabi ko ganun, nag-work pa rin. Ganun po sila dito. Wala pong age limit ang mga empleyado. Basta kaya mo pa. Nung yung unang work ko po sa Montreal, nagwo-work pa rin yung ano, yung pinaka parang HR namin. 80 plus na po siya. Hantakin niyo yun, 80 plus. Nagmamaneho pa rin ang sakyan. Ganun po dito sa Canada. Wala pong age limit. Kaya kung mahilig ka sa trabaho, mahilig ka magtrabaho, malakas ka pa, okay na okay ka dito. Tapos yung may-ari ng company na dati kong pinagtrabahuan, 80 plus na rin po. Malakas pa rin. Ganun ka ano, kalulusog ang mga tao dito. Kasi po, hindi sila stress eh. Kaya, tsaka healthy living po sila. Talagang minimaintain nila yung ano, tamang kalusugan, tamang pagkain, nag-exercise. Kaya po ano, tumatagal yung buhay nila. At syempre, pinakauna sa lahat, hindi sila stress. Hindi sila stress sa buhay. Sa atin po kasi syempre, tayo na i-stress na hindi pa nakakain ng tamang pagkain sa Pinas, tas hirap pa ang buhay, di ba? Kaya ganun po. Ayun o, sana nagustuhan nyo po yung vlog natin ngayon. At kung bago pa lang po kayo sa channel natin at nagustuhan nyo po, please like and subscribe. At i-share nyo rin po itong ano, ating mga video para mas marami pa tayong mabigyan ng informasyon na kababayan natin papunta man o parating pa lang sa Canada. Maraming salamat po. God bless.